Okay, wonderful morning mga ka-troopers, mga ka-partners. Marami tayong mga bisita ngayon sa ating regular na weekend schedule sa ating grupo. Nandyan po yung mga grupo ni Sir Jeff, mga cops. Nandyan si ano, si Partner Van. Okay, si sino pa ba yung kakilala ko dito? So sa lahat ng ano, sa lahat ng kasama natin ngayon, welcome, welcome talaga. Excited din ako sa training na to, but before we start, may I request everybody to please bow down their heads for a prayer. Let us pray. Our most gracious, kind, loving Heavenly Father, we thank you, O God, for this blessed day that you have given to us. And also we thank you for this special opportunity that you have given to us every weekend that we are able to meet and learn together, O God. Thank you also for the opportunity that one of the official company speaker and then the founder of CAPS Group will be your speaker today. May you guide us, lead him by your spirit, O God, so that every words that comes out from his mouth, it will be a blessing for us all, especially in the advancement and in the advancement of our business, O God. So all this we pray because we are nothing without you, through the mighty name of Jesus. Amen. So again, wonderful morning sa lahat ng ating mga ka-troopers at saka yung mga ka-partners natin dito sa Health Wealth International Corporation. So, hindi ko na papatagalin. Ang speaker po natin ngayon, special training po ito. One of the official company speaker and one of the top leaders of Health Wealth International Corporation and the founder of CAPS Group. Let's welcome him with a big round of applause, si Sir Jeff. Our coach Jeff Gerpacio. Sino magko-control ng slides mo, partner? Mambahan ka pa, no? Okay. Maayong linggo sa inyong tanan. Alam ko merong mga nasa Bisaya at nasa Mindanao. At sa mga taga Luzon, sa mga Tagalog, wonderful Sunday sa ating lahat. Okay. Handa pa pumapasok. Ayan. Kasi wala makita kayong mga attendees. Ayan. So meron tayong 33,000 viewers. Dami. Ang dami po. Okay po. Maraming salamat din po sa pag-invite nyo. Kapatid namin, troopers. Ayan. Pakilala po ako sa inyo. Ako po si Jeff. Sana po makita nyo dyan sa screen. Andami pong pumapasok. Ang aking po kasing gamit ay telepon, cellphone, kaya nakikita ko rin kung sinong pumapasok pa. Teka. Bro. Tiway. Tangtangan na lang iyang co-host, bro, para di siya ma-distract. Oo, oh, nakikita ko yung ayan. Bro, tangtanga. Okay lang, ma'am. Talagang ang daming willing to learn. Maganda yung attitude na yan. Okay. Naku, meron na ulit papasok. Lumalabas kasi dun sa gitna ay yung ano, yung papasok. Hindi ko mabasa yung slides ko. Kaya okay yan. Lang. Ano. Okay, again, wonderful Sunday sa ating lahat.
Malinaw po ba yung dating ko, ma'am? Hindi po nagpuputol-putol. Okay po. Okay, yes po, okay lang po. Loud and clear. Ayan. 8 years na po ako mahigit sa company natin. Nag-start po ako. Kagaya po din nyo. Walang experience. Walang alam. Sa madalit sabi, parang ganito, yung kagaya ng ma-attend dito, gusto ko ring matuto. Ayun, buti nga, meron ng ganitong technology na kahit nasa bahay, pwede nang matuto. At pwede nang magnegosyo. Ganun kaganda ang ganitong technology. So, positive yung naging effect sa atin ng pandemic. Ayun, I'm one of member of one core leader ng ating company. At the same time, tayo po ang isa sa mga naging founder ng ng HWCOPS sa health wealth. So, ma'am, next slide po. Ayan, our topic for tonight is how to be strong sa ginagawa natin. Kasi eventually, once na ginagawa mo na, sinisimulan mo na ang health business, marami ang magpapahina or susubok sa kakayanan mo. So, ito pong topic natin na ito is based on my experience at personal connotation ko po itong strong, which is system, techniques, yan po, kasi kakailanganin po natin yan. Relationship for organization for our network group. So, yan po yung pag-uusapan po natin na napakahalaga na meron kang mga paghuhugutan or meron kang mga extrang ideas, meron kang additional skill na le-level up mo yung ginagawa natin. Lalo na kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang at malayo ka sa upline mo, especially ngayon, medyo hindi nangyayari yung kagaya dati na napupuntahan tayo isa-isa sa bahay natin. So, saktong-sakto yung training na to para sa atin, para sa iyo. Ayun. 8 years doing this business or doing this mission, marami akong natutunan sa buhay ko. Sa tulong din ng actually ng grand upline po ninyo si Sir Chris Ibao at saka si Ma'am Camille. Talagang isa ako sa mga na-mentor din po nila nung nagsisimula po ako. Kitang-kita ko po ng aking dalawang mata kung paano nagsumabog yung network. Siyempre kasabay ng network nagbunga yung mga cheque, lumaki. Ayun, hanggang sa dati, naalala ko tuloy, kwento ko lang ng konti. Sa Dasmariñas kami kasi nanggagaling papunta ng Ortigas ng office. So nagko-commute po kami. Wala po kaming mga sasakyan nung time na 'yon. Way back 2011, 12 ganyan. Nagbabas kami and then ang lalaki ng bag namin. Minsan nagbibigay na lang kami ni Sir Chris. Sabi niya, ikaw na dito. Minsan magkatabi kami dito sa dulo ng bus. So tanda-tanda ko yung mga panahon na 'yon na sabay lang, sunod lang sa sistema. Kasi nakikita ko siya, sumusunod lang din eh. Wala nang arte-arte. Yun yung maganda eh. Meron niyang sinasabi na obedience is better than understanding. Kasi kahit hindi mo pa siya nauunawaan, sunod lang ng sunod. Yun yung nangyari. Hanggang sa na-inspired ako ng todo sa kanila. Kasi unang sasakyan ni Sir Chris, yung Montero Sport. So doon ako lalong nadagdagan ng na-motivate ako lalo. Kasi sabi ko na kaya niya eh. Kaya ko din. Kasi
Si Sir Chris, kilala ko yan. Napaka hinahon magsalita. Talagang grabing dedication. Ayun po. Kaya congratulations po sa inyo at HWTROOPERS kasi po hindi po kayo nagkamali ng pinasok. Maganda yung kumpanya, maganda yung grupo. At yun po. Okay. Our first topic is system. Ma'am, next slides po. Yeah. Very important po kasi na kukopyahin mo, alamin mo yung right system para sa iyo. Kasi iba-iba po tayo. The moment na pumasok po tayo dito sa company, sa HWCOPS, we respect kung ano man po yung mga naging ano ka sa labas, ano yung skill na meron ka, ano yung galing na meron ka sa labas. Pagdating sa network marketing, pagdating sa HWCOPS, we have to humble down eh. Kailangan mag-empty cup tayo eh. Ang antidote sa ganyan, alamin mo kung ano, saan ka magaling. Kaya nakikita nyo po dyan sa picture, find the fighter in you. So, kaya ako siya naisip kasi ikaw mismo makakasagot din sa sarili mo eh. Nasaan ba ako magaling? Pag nag-start ka kasi, hindi naman ka kasing galing kagad ni Sir Beans, kasing galing kagad nila Eman, kasing galing kagad ng mga onliners. So, yung simpleng aalamin mo na dito pala ako magaling, yun pala magpapabago ng takbo ng buhay mo. Ito po ay para dun sa mga nagsisimula. Yan, very important na alamin mo yung pinaka-effective kasi na system for me is your own system. Ikaw kasi nakakaalam ng galing mo. Okay? Ngayon, meron tayong SWOT analysis. Siyempre, yung mga weaknesses mo, yan yung aaralin mo. Kasi yan po yung naging basihan ko eh. Yan po yung naging, sabi ko, okay dito. Okay sa akin yung presenting. Okay sa akin yung paano mag-invite ng tao. At okay sa akin mag-demo, mag-present ng product. Kaya lang, sabi ko, ang hina ko sa closing. So, pag-aaralan mo ngayon yun. Di ba, marami kasi magaling mag-present, pero pagdating sa closing, medyo nagkakaroon ng problema. So, papraktisin po natin yun. So, kung kagaya kita, katulad mo ko, papraktisin mo yung part na yun doon sa mahina ka. And then yung kung saan ka magaling, like Manny Pacquiao, si Manny Pacquiao, marami siyang mga nakalaban na malaki. So, ano yung ginamit niya? Bakit nanalo siya, nag-champion siya? Kasi yung ginagamit niya is yung skill niya, yung strength niya. Ano yun? Yung speed niya. Kasi kung yung speed niya at saka yung lakas niya. Kasi kung palakihan, kumbaga, marami kasi siya malalaking nakabangga eh. Medyo liyamado siya sa haba pa lang ng kamay noon. Yung laki ng katawan ng kalaban niya, kagaya nila Margarito na yan. So, kung ang ginamit niya, nakipagsabayan siya, ayari. So, ikaw, kung nag-start ka pa lang, huwag mo munang hanapin yung result na meron yung iba na malaki, na titingnan mo lang muna dito is yung sarili mo, uunti-unti mo, teka, dito muna ako magaling. And then, i-prove ko tong hindi ako magaling. Yun. Sana nakuha. Para yung mga weaknesses mo na yan, hindi yan maging balakid, bagkos maging opportunity yan. Para doon sa first, kasi pag 3 to 6 months, yan ang crucial eh. Pagka nag-ano ka dito, pag binibuild mo na yung network mo. So, syempre after 3 to 6 months, na-experience mo na, naka-experience ka na. Iba ka na noon. Pagdating mo ng 6 months to 1 year. At mangyayari lang yun kung papraktisin mo pa ulit-ulit. Ganyan. Then, hindi sapat din na, alimbawa, alam mo na mag-present, alam mo na mag-present ang marketing plan ng products, ng alam mo na magpasali, magpa-join ng tao, hindi yun natatapos doon. Okay? Kasi, kailangan, iba kasi yung master na tinatawag eh. Pag master mo na kasi,
kahit mag-start ka sa dulo, babalik sa umpisa, or magsimula ka sa gitna, nakakuha niyo po. Sana yung system na yon na ikaw mismo nakakaalam sa sarili mo, malaman mo. Kasi tandaan mo, may karapatan kang magtagumpay dahil lahat po tayo ay binigyan po ng karapatang magtagumpay ng Panginoon Diyos. At ikaw na lang po ang makakaalam niyan, makakapaglabas sa sarili mo na kaya mo pala. At wag na wag mong mamaliitin ang sarili mo. Kasi po lahat tayo may lahat tayo binigyan ng strength. O lahat tayo may weakness. Pero nasa sa'yo yan kung paano mo siya titingnan. Okay? So yun. At ang sabi nga is master the company system din. Siyempre, ano yung system na umiiral ngayon pagdating naman sa marketing plan. So practicein mo ngayon yung starter, entrepreneur package, and then executive package. Kasi doon papasok yung business na malaki. Nandun eh. Pagka na-present mo na yun, wala kang karapatang magsabi na malaki yung negosyo mo kung hindi mo kayang i-present yun. So, papraktisin mo yun. Pipigain mo yung sarili mo para maaral yun at huwag kang papayag na hindi mo siya maaaral. Kasi the moment na pumasok ka dito, it only means to say, gusto mo magtagumpay. Kasi kung pumasok ka lang dito, okay din naman po na maging users ka ng products kasi kung meron na. Pero what, paano pagka meron ka ng mga dealers? Paano kung meron ka ng mga downlines? Responsibility mo kasi sila. Okay? Kaya doon. Hello? Ayan. So, diretso tayo. So, again, i-breakdown mo anong strength mo, anong weaknesses mo. Okay? So, paano mo siya i-convert ngayon? Yung mga situation, yung mga weakness mo, paano mo mako-convert into opportunities? Ganun lang lagi isipin mo. Pag meron na sitwasyon, ako kung hindi mo talaga alam kung paano, eto. Attend ka parate ng trainings. Mag-ask ka lagi sa sponsor mo, sa upline mo. Hindi pa pwedeng alam ko na yan. Hindi pa pwedeng alam mo na to. For me, very important yung meron kang panahon para mag-aral parate. Kasi yung business natin, pag hindi mo inaral, ang sabi nga nila, if you stop learning, you stop earning. Okay? Ngayon, pag kumita ka naman, continuous learning pa rin. Okay? Kasi ang ini-aim mo, yung ipang level pa. So yun. At saan yung nag-start? Okay. Sa'yo. Sa'yo nag-start yun. Kaya alamin mo kung ano yung magandang sistema para sa'yo na i-apply mo. Kasi iba-iba tayo ng talento eh. Kukuhanin mo na lang yung idea ko. Ako, pwede palang ganun. Kukuhanin mo idea ni Sir Chris. Kukuhanin mo idea ni Sir TY. Ang swerte mo nga. Kasi kung nakakapakinig ka parati ng ganitong mga trainings, kukuhanin mo yung idea nito. Idea na ito, idea nun. So, papinagsama-sama, plus pa yung sa'yo. Diba? Mas mabilis kang magsasucceed sa ganitong larangan, especially sa health well po. Ayun, at kailangan mong aralin ng aralin, walang katapusang aral. Kasi, ano na to eh, kaya ko to nasasabi, ito sa akin lang naman, ito, dito na ako masaya eh. Nag-enjoy na ako eh, pag nakakakita ako ng tao na umaayos yung health nila and then yung walang-wala magkakaroon. Yun yun. Huwag mo nang isipin na pag halimbawa tinuruan mo tong taon to, ay pag tinuruan ko to, pag natuto, pwede akong iwan, masakit yun. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante, ituro mo sa kanya na later on, mas magiging better person siya. So, tuturuan din tayo ng negosyo na to na matuto talaga sa buhay. Okay? So, again, yung part na yan, very important na alamin mo sa umpisa kung saan ka magaling. Doon ka muna mag-focus. Doon sa mahina, i-practice mo unti-unti. Okay?
Kasi ang binibuild mo, pa-umpisa, for me, kung nag-start ka, huwag mo munang i-propose yung marketing plan kung hindi mo pa kaya. More on products ka lang muna. Ngayon, kung merong mga script yung upline mo, kung wala ka pang result, wala ka pang pinakikita na check, kung hinahanapan ka, so, mag-ask ka ng mga techniques din sa upline mo, sa sponsor mo, or kung wala ka talagang upline, nandito kami. Okay? Pero lahat naman may upline eh. At ang company naman natin dyan, yan ang pinaka-grand upline natin. The company, ang company naman natin is pinoprovide po talaga na lahat. So, ang tatanungin na lang talaga dito is tayo. Okay? Ma'am, paking next slide po. Ayan. So, ito yung mga tips ko na pwede mo maging techniques. Pag, alimbawa, magpe-present ka or kung bago ka, pe-present ka or mag toto ka sa grupo mo kung may grupo ka na. Okay? Very important yung tinatawag na yung tinitingnan kasi ng tao ang network marketing po kasi or ang ginagawa nating negosyo talagang to see is to believe po eh. Talagang nakatingin sila talaga sa atin mula ulo hanggang paa. For me, pag medyo hindi mo pa kayang bumili ng mga signature na damit, ang importante maayos ka. Okay? Kasi ganito, health, wealth. Pag sinabing health, wealth, health nga eh. So, kailangan, mukha kang healthy. Mukha kang healthy. Ang the way na mag, yung lifestyle mo. Okay? Ngayon, example, eto na, pupunta ka na sa presentation. Make sure na kung meron kayong uniform, mas maganda sa akin. Yung onliners, nakakatuwa sila kasi every time na pupunta sa office, nakikita ko sa mga post nila, naka-uniform. Kaya actually, kasi ang sikreto dito is, isa sa mga sikreto dito is magaling kang kumopya eh. So kinokopya namin sila ngayon pagdating sa uniform. Kaya meron kaming white t-shirt at saka yung blue na alternate na lang namin yon. So alam ko naman ang troopers ko meron din mga uniform. Kasi isa yun sa parang nakaka-attract doon sa mga client natin o sa mga prospect natin na every time mag-meetings tayo or may merong event, nakikita, oh, naka-uniform. So parang naaakit sila doon sa ano na yon, sa uniform natin. Ang gandang tingnan. May unity. Okay? So, ngayon, going back dito sa value is, pag example, pag meron kang kausap na business person or negosyante, kailangan mukha kang negosyante. Huwag kang kakausap dyan, case-to-case basis, pero sa MLM, importante kasi talaga is maayos tayo bago tayong marap or makipag-usap sa kliyente natin. Dadaan niyo po yan. Even yung pagpe-present ng na magde-demo po ng produkto, sometimes hindi naman sila nakatingin doon sa sinasabi mo. Sometimes tumitingin din, may mga tao na tumitingin mula ulo hanggang paa. So, yung iba kasi parang hindi nila pinapansin yun, pero nakakabenta naman. Pero, take note, meron po kasing, may power po kasi ang ano eh, ang power dressing eh. Pagka nakikita ka nila na okay to, mula ulo hanggang paa, medyo nakabihis ka na maayos. So doon pa lang, 30%, yung physiology na tinatawag, nakukuha mo na yung mata ng kliyente mo. Eh ano pa, pagka nagsalita ka na. Diba? Ngayon, ito yung mga example ko. Kung one-on-one yan, syempre hindi mo naman alam kung ano yung suot ng kausap ko. Kaya much better mag-polo ka. Mag-polo ka parate or polo shirt. Yan. Pagka makikipag-usap ka sa labas, wag muna sana t-shirt. Okay? Lalo na kung magde-demo ka lang sa example, sa mga table-table, ano lang, mag-meet lang kayo sa fast food o sa coffee shop, hindi mo alam kung yung kausap mo naka suit or naka kung signature na ano. At least, yung polo shirt at saka wag kang chinelas, will do na. Yung ganong sistema is,
value na sa pagdating sa kausap mo. Yun yung ibig ko sabihin. So, tawag namin doon is demonstration of a higher value. Okay? Gamit na gamit ko po to hanggang ngayon. Isa po sa nangyayari nga ngayon is ang prospecting nga din po natin is sa online. Ano, mamaya mababanggit po natin dito. So, ma'am, next po. Ayan. So, prospecting. I love prospecting kasi isa sa mga example ko po dyan, marami kasi akong hindi inaasahan. So, ito na lang, bigyan ko na lang kayo ng example na ano kasi nakadikit na yun sa katawan ko, yung pamumrospect. Ito po yung kikwento ko sa inyo ay offline. Okay po. Sa opisina po natin, meron pong katabing building yung opisina natin na nung time na yon ay ginagawa. So, since ginagawa, kino-construct, meron pong mga simento na natatapon doon po sa parking nang hindi namin po alam. Habang nagtatransa kami sa office, kasi sa third floor po tayo sa Emerald Building sa Ortigas. Ngayon, sa parking, di namin alam. Ang dami na palang naglaglaga na simento doon sa mga sasakyan. Alam ko na naka-experience din yata si Sir Chris niyan. Yung sa akin, na-tsempuhan yung Montero po, nalaglagan po na simento. And then, ako naman hindi ko pinansin kasi parang maliit na bagay lang. Hindi ko alam, natutuyo pala yun sa katawan ng sasakyan. Nung natuyo, ang hirap nang tanggalin kasi umuwi na ako eh. Ngayon, parang nagreklamo ako doon sa guard natin. Sabi ko, Brad, medyo may problema ako. Hindi natatanggal yung mga simento dito sa sasakyan. Paano gagawin natin? Sino bang pwedeng reklamuhan ng nangyari na ito? Sabi, Mr., may project engineer dyan sa kabila. Pwede nyo pong kausapin. Sabi ng guard sa akin. Ngayon, di nag-usap kami. Nakita kami, sabi ko, Sir, ano gagawin natin dito? Sabi ko, pag ipapaano ko to, aabot, may mahal yung paano eh. Kumbaga may presyo yung pagpapadetail ng sasakyan. So, ang sabi po nitong kausap ko, sabi niya, Sir, ganito na lang. Ipadetail mo and then alamin niyo po yung presyo. Tapos, tawagan niyo po ako. So, ako naman, very open. Ano kami, transparent. Sabi ko, Sir, eto na yung may-ari ng detail. Sa DASMA ako nagpa-detail eh. Sir, eto yung price. Eto yung ano, okay ba to? So, yun. Alam niyo po yung nangyari. Naging negative yung situation. Kasi maaabala po ako eh. Ang dami po pong mga lakad-lakad. Yung sasakyan na natenga. Okay? Kasi isa, dalawang araw po doon sa pinag-detailan po. Sa car wash po yun. Ngayon, di natapos na po, natapos na po yung detail, naayos na, nagbayad na ako muna, and then ibinigay ko yung resibo kay engineer na kausap ko. So, pass forward tayong konti, pahaba, sorry. Sabi ko, Sir, eto na yung naging resibo. So, nagbayad. Ngayon, parang na yung nangyari na yon is parang positive sa akin kasi yung ibang mga gas doon sa sasakyan na damay. Alam mo yon? Parang pumabor pa sa akin yung nangyari na na-detail yung sasakyan. First time na-detail. Nadamay pa iba-ibang mga gas. So parang tuwan-tuwa ako. Ngayon, nagkaroon ako ng tinitigan ko si engineer. Sabi ko, baka ako ibawas to sa sweldo niya. So, parang nakonsensya naman ako na anong gagawin ko. Eh, remember, kahit ganun yung situation, prospect ko siya eh. Sabi kong ganyan, bigyan ko na lang to ng barley. So, doon ako pumasok kasi maghihiwalay na kami, pwedeng hindi na kami magkita eh. Binigyan ko siya ng isang bote ng barley kasi sabi ko, Sir, inumin mo yan. Kasi sa loob-loob ko, parang na-stress ko siya. Doon sa nangyari dahil napagastos nga, almost kulang-kulang, mga 8,000 din yata yun, na detail yung sasakyan. So, okay na ako siya, hindi. So, ang ginawa ko, binigyan ko siya ng produkto natin. Sabi ko, Sir,
i-take nyo po yan, baka pa, sa loob-loob ko, para mabawasan lang yung stress niya. Ngayon, sa likod po ng magandang produkto na yan, may opportunity, sabi kong ganyan sa kanya. Kung okay po sa inyo, may mga kumikita po ditong busy na tao na 5 to 10,000, ganyan-ganyan. Yung sinabi ko, and then, pwede nyo silipin. Ngayon, hindi ko akalain na doon sa simpleng usapan namin na gano'n, umuwi ng bahay itong si engineer. Hindi ko na alam yung nangyari. Sa Thursday nangyari yun eh. Sabado yun, umaten kasama pa yung wife niya. And then, yung wife niya na yun, actually po, banggitin ko yung pangalan, nandito rin sa loob, siya po yung nag-upload ng video ng YouTube natin, yung mga presentation natin. Yung tinutukoy ko po dito si engineer is yung husband po ni Ma'am Vanessa Calapano. Ayan. Yun po. So, bakit ko pinuwento yun? Remember prospecting. Kailangan maging habit mo yung pamumprospect. Okay? Offline and online. So, kung hindi ako na prospect, negative pa nga yung sitwasyon, kung hindi ko siya pinrospect, eh, wala sana nag-upload ng video sa YouTube. Di po ba? Ayun. Hanggang sa... yan po. Malaki na rin po yung organization po nito nila partner Vanessa. Yan po. And then, offline, nandyan pa po ba kayo? Wow, 53. Okay. Thumbs up nga po lahat. Doon po sa mga okay pa dyan, yung nakatutok po. Ayan. Okay. Salamat. So, lagi nyo pong ugaliin po yung pamumprospect. Okay? Paglabas nyo ng bahay, may nakita kayong pwedeng kausapin nyo na. Sa anumang paraan. Okay? Lagi nyo pong ugaliin yun. Kasi pag naging habit nyo po yan, nasanay po kayo, nagiging madali po yung business. Nagiging madali po. Ayan. Pag nagbabayad ka ng kuryente, okay? Nagbabayad ng kung ano-ano man, namamalengke, nagpapagasolina, kasi hindi mo alam na yung ma-encounter mong tao na yan, nagkatinginan kayo sa mata. Hindi mo alam, baka siya na yung sagot sa panalangin mo. Okay? Hindi mo alam na baka yung nagbibigay sa iyo, nagbebenta sa iyo ng gulay, 'di ba? Nagbebenta sa iyo ng isda or yung cashier, yung bagger kung naggo-grocery ka man, gasoline boy. At tinama, anong background ng ano po natin, ng mentor natin si Sir Chris. Isa former gasoline boy, 'di ba? So always do gawin mo lagi ang prospecting, ang pamumrospect. Parati mong gawin yan. Okay? Sa online naman, kailangan nag-create ka ng attraction sa ibang tao. So, pakiayos mo yung profile mo. Yung profile picture mo, yung mga pinupost mo. Kung maaari, yung mga nakaka-attract doon sa yung mga magagandang bagay na nangyayari. Okay? Kasi po, the moment na nilagay mo po yung mukha mo dyan sa Facebook, nakikreate na po kasi ng marketing yan eh. Kung ang ipinost niyo po is positive, yung positive na yun, yun po yung ang mga tao po na magiging magla-like doon is kagaya niyo din po. Ang magiging friends niyo rin or maa-attract niyo, same din po sa inyo. Pero kung ang ipinost nyo po dyan, puro negative. Ako na nagsasabi sa inyo. Negative din yung mga magiging laman po ng Facebook nyo. Okay? Sa online marketing, based on my experience, hindi ako ganun kagaya sa onliners na talagang
grabe yung ano nila ngayon. Ang ibig ko pong sabihin, yung iba pa rin yung techniques nila. So, isa yan po sa kinukopya natin, inspiration natin para gawin din yung online kasi ang lakas nila eh. Malapit lang ako dito eh. Taga Batangas po ako eh. Ang center, nandito lang sa Maylemery, nasa Nasugbu po kami. Nakikita ko yung post nila, 50 bags kada leader. Can you imagine? At karamihan po doon, more on Facebook marketing lang yung ginagawa. So we have to adapt yung kung ano man yung ginagawa nila. Kailangan natin maging kaibigan yung trend. Okay? Kasi ang trend is parang alon yan na malakas, ang agos, na kahit hindi ka marunong lumangoy, basta sumabay ka, madadala ka. Okay? Aralin nyo rin po yan. At ang mga tips ko nga po, kung sa online din po kayo mamamprospect, pakiayos nyo po yung mga pinopost nyo. Okay? Kung gusto mong i-attract is more on users ng produkto. So, gamitin mo yung product. Mag-picture ka ng personal na iniinom mo yung product tapos i-post mo. Yun po. From, pwede mong i-detalye. Binili mo ng umpisa yung product tapos lagyan mo ng caption doon. Nabili ko na po ang pinakamagandang product sa panahon natin ngayon. O, then, pangalawang post mo, syempre may mag-like doon. O, pagka nag-like ulit ng pangalawa is tinitimpla mo na yung product. So, detail. Binili mo yung product sa office, pinicturan mo, pinost mo, ininom mo yung product. Ay, ito lang naman po sa akin, okay? Kasi po, kaysa mag-corrupt ka po ng mga testimonies po dyan sa ito, pwede naman po yon. Kaya lang for me, mas maganda po yung nakikita tayo mismo na iniinom natin, pinapatronize natin mismo yung ating sariling product. And then, yun ulit, nagtimpla ka, ininom mo. So, makikita ngayon yung mga friend mo sa Facebook, pag may mga nagla-like-like na dyan, prospect na yun. Okay, and then third post mo, meron kang kausap. Siyempre ngayon, social distancing, kailangan naka-ano pa rin, makausap mo. Lagyan mo rin ng caption, sharing the goodness of our products. Di ba? Yun. And then, ang sunod is, yung ano na, yung ganito, yung mga online marketing din. May mga activities po kayo na nagde-demo kayo online. So, i-post nyo pa rin. So, from binili nyo yung product, ininom nyo yung product, post yun eh. Post 1, post 2, post 3, post 4, post 5. Ang dami magla-like dyan. At additional ko lang, dapat mag-add ka ng more friends mo. Iseselect mo yung friend mo. Oy, mukhang ano to. Kung ang gusto mo is users ng product. Okay? I-add mo yung medyo sa tingin mo kailangan ng product. Ngayon, doon naman po sa... Ako kasi, ang ina-attract ko po talaga is mga business person. Kasi, master na natin yung pag-open sa kanila ng product. Minamaster naman natin ngayon kung paano pinapasok yung business. Okay? Kaya, pagka gusto mo maka-attract ng mga ganong kliyente, mga ganong partners, kailangan magmukha kang negosyante. Okay? Magmukha kang negosyante. And then, for me, wag kang... Ito lang sa akin. Wag kang magpo-post ng pera. For me, ah. Wag kang magpo-post ng pera. Ang i-post mo, mas maganda, resibo. Resibo o kaya yung... Yun na yung pinaka... Para sa akin, pinakamaganda. Resibo or products. Okay? Kasi... Isa sa mga nag-iingat lang, kumbaga, imagine mo anong itsura mo sa lugar mo, ipinopost mo yung pera na hindi sa'yo. Di ba? Ipinopost mo yun, ay, hindi pera. So, ang iniisip ng ibang tao, positive, negative. Paano kung negative? Mamaya, abangan ka niya sa kanto. Abangan ka niya sa inyo. So, at least, kahit papano, yung resibo, kung makikita niya, resibo, lakas naman. Di ba? Makikita nung mga nagla-like dun sa post mo. Ang lakas nito. Di ba? So, nakakurious sila. Okay? At least yun, ang iniisip nila, ang ganda ng negosyo nito. Lumalakas yung business niya. Okay? At hindi ka nang hype kasi yung ginagawa mo, totoo. Okay? So, pag nag-like-like na yun, again,
Prospect. So, ganun po ako, Ma'am Prospect, sa online. Okay po. Yung recent po na for me, na prospect ko is pharmacy. Pharmacist po siya na meron na siyang idea sa ganitong business. So, chineck ko muna yung profile. Pagka nag-inquire po sa inyo, i-check nyo rin yung profile. At ang matindi po na ito, hindi po siya prospect lang nakakausapin eh. Meron talaga palang tao na nagde-direct message sa atin para makipag-business transaction. Nangyayari po yun. Akala ko itong tao na to bibili lang ng parang 15 bottles. So ang usapan namin nung una, Sir, willing akong gawin yung business, interested akong gawin yung business, pwede mo bang i-explain sa akin? So ikaw dapat prepare ka pag nagtanong ng ganon yung client. Nag-usap kami, video call. Ganyan, hanggang in-explain ko sa kanya yung differences ng mga pagkakaiba ng ano, ng starter, ng entrepreneur, at saka ng executive. Siyempre, mas malaki pa doon yung iba. Pwede mo rin i-explain yun. Yun yung sinasabi ko, dapat aralin mo. Okay? Hanggang sa natapos kami na nakita kami sa office after siguro mga 2 to 3 days, December yon, nag-purchase po siya ng 15 packages. Okay? Yun po. At tinatanong ko siya, sabi ko, sir, bakit ako yung napili mo? Sabi kasi, chinek ko yung profile mo, parang isa ka sa mga executive daw dito. Sabi ko, hindi. Independent distributor or dealer po ako. Yan po, nito, ganyan-ganito. So, nakatulong po yung isang techniques natin na pag nagpo-post ka, dapat maayos yung itsura natin. Yung profile picture nakatulong. Okay po. So, bottom line, ito po mga din inaano ko po sa inyo is ito po ako. Ito po yung aking mga ginagawa sa pag-network na ano. So, ang akin lang, kailangan i-experience mo, i-explore mo yung pagiging dealer po ninyo. Okay po, lagi po kayong mag-observe, kopyahin nyo yung effective, makinig kayo sa apply nyo. Parating ganun. At always do prospecting kahit may grupo ka na. Okay? Sa mga luma. Naluluma tayo. Kahit may grupo ka na, always do prospecting. Okay? So, yun. Ma'am, next slide po. Ayan. So, yun yung proseso. So, syempre, ito yung nangyayari minsan. Pag natuto ka na, nung una takot na takot ka. Okay? Takot na takot ka. Pero nung nakakapakinig ka na, kasi ito yung proseso. Nung nakakapakinig ka na ng trainings, alam ko na. So ginagawa mo na siya. And then nabubuo ngayon yung vision mo. Dahil lang hahawak ka doon kahit hindi mo pa nakikita, nang tawag doon, faith. Okay? So, ito yung isang scenario na nangyari din sa akin na alam mo na gawin, ito na yung mangyayari. Nagiging careless naman ako. Okay, ma'am, kulang yata yung slides natin dito. Ang akin, kahit alam mo na siya, kailangan balikan mo pa rin. Okay, at huwag kang matakot kasi part yan ng process. Pag natakot ka, ibig sabihin natatakot ka magtagumpay. Okay, huwag kang matakot matuto. Ang meaning nga daw ng fear is false expecting appearing to be real. Hindi naman totoo 'yan, okay? So kaya lang tayo natakasi, normal 'yan. Tao tayo eh. Ngayon, for me, isang tabi mo 'yan. Iwaglit mo 'yan, yung mga ganyang bagay. Sumama ka doon sa mga ipo-push ka para mawala yan, okay? Kung hindi mo pa kaya, wala ka pang experience na kagaya sa yung mga nagde-demo na sa labas, dyan, kailangan mo talaga muna ng training eh. Pag nag-join ka dito, huwag ka munang banat ng banat sa labas, okay? Kung hindi ka pa bugbog sa loob,
Kasi dapat magtagpo, pantay dapat yun eh. Alam mo yung nangyayari sa loob ng office, well-trained ka. So ngayon, sa labas, ganun din, i-experience mo. Kailangan pantay. Hindi pa pwedeng sa labas lang, more on field-field ka lang lagi. Okay, kailangan bumabalik-balik ka lagi din sa training, sa office, sa upline mo. So yun yung proseso. Okay, ma'am, next slide po. Ayan. So, isa sa mga techniques po na gamit ko po ito, hindi lang po sa opisina, pati sa labas. Ito parating nyo kung ituro po sa, doon po sa mga hindi pa nakakalam, meron tayong tinatawag na ABC form or ABC rule kung tawagin. Napapansin nyo po dyan, ako po yung bridge. Ayan. Ang advisor po is sister si Ma'am Vicky at saka si Sir Joey. Nung time po na yan, bago po si Coach Lobby. Kumbaga, hindi pa po siya totally yung buo yung paniniwala niya sa kumpanya natin. Kasi actually po, si Coach Lobby came from other company. Okay po. So, na ano po natin siya, nabigyan natin ng products. Kasi actually, uncle ko po siya. Siya po ang nagmulat sa akin pagdating sa network marketing. Sa ibang company po yun. Okay po. Ngayon, bakit ko po siya pinapakausap using ABC rule technique doon sa may-ari? Ang gusto kong mangyari dyan, yung bilip level niya tumaas. Okay? Kaya kung nandyan ka, example, may virtual office po kayo dyan sa... Kasi alam ko po, yung iba nasa probinsya. Pag meron, meron kayong bago na dealer, kailangan ipapakausap mo yan sa upline mo. Ikaw yung bridge. Okay po. Kasi po, pag ikaw lang parati ang nakakausap ng dealer mo, kabisado ka na niya eh. Alam niya na yung mga pinagsasabi mo eh. Sometimes, yung belief level niyan, nanggagaling sometimes sa upline or doon sa pwedeng mag-advise kung sino mang available doon sa lugar mo. Kasi iba-iba po tayo eh. Kami nakakapunta ng office, pag yan nga, kagaya po ng example na yan, ginagamitan ko po siya ng ABC rule ng time na yan, si Coach Lobby. Eh, nagkataon, nandun yung may-ari. Sinamantala ko na. Kasi, agila eh. Sabi ko, kailangan yung belief level nito sa company, sa produkto, eh madagdagan, tumaas. Yun po. Kaya gawin nyo po yan, practicein nyo po yan. Ang trabaho mo, ipakilala parate, ipakausap yung dealer mo. Lalo na kung bago yan. Okay po? Yung mga uplines po ninyo, kailangan, alam na po yan. Okay? Especially kung na... parati yung umaattend. Ngayon, kung ang upline mo ay bago, may sunod na upline po dyan, alam niya yun. So, pag-usapan nyo, ano ba yung ABC rule? Okay, practicing nga natin. Okay? Always do ABC rule pag meron kang dinidevelop. Pag meron kang ginugroom na leader, na dealer, na soon to be leader. Okay? So, bakit mo binibuild siya na ganun? Kasi, ano yan eh, yung belief level niyan hindi pa ganun kataas eh. Okay? Kailangan madoble, matriple yon. Kasi kung hindi madadagdagan yon pag uwi ng bahay niyan, ang kausap niyan, hindi mo alam, hindi mo kontrolado. Okay? So, at least pagka alam mo na yung for me, technique yan hanggang ngayon, nagagamit ko yan. Even sa mga ibang dealers ko na hindi pa nami-meet sila sa yan, sila Sir Chris, sila Sir Francis, sila Sir Mark. Pagka nakikita ko, oh, bago umuwi, sabi ko, wala mo ng picture. For me kasi, mas importante yung sasabihin ng mentor or coach or ng upline kaysa doon sa picture. Diba? Kaya pagka nandyan po kayo, kahit walang picture, ang importante makargahan yung mamatraining, magkaroon ng knowledge, madagdagan yung downlines mo. Ng idea. Okay? Yan. So, practicein nyo po yan. Kahit po sa short presentation, turuan nyo po yung taga-intro po ninyo.
Yeah, nangyayari yan. Turuan nyo po yung MC nyo. Bawat dealers po dapat alam yan. Okay po. Yun po, yan po yung isang ma-advise ko po sa inyo. Okay? Ma'am, next po. So, yan po. Parehas lang to, ma'am. Next tayo. Yan. So, presentation. We need to adapt yung online presentation kagaya po nito. So, ako po, hindi rin ako sanay dito, pero inaral ko ng unti-unti. Sa, actually, lahat po tayo siguro parehas tayong sanay sa mga one-on-one na kausap. This time, kailangan natin mag-adjust. 50-50. 50%, nagpe-present tayo sa one-on-one, nagpe-present po tayo sa online. Okay? May mangilan-ngilan po na kami, nakakapag-gather po kami hanggang 15 to 20 person. Ngayon, kung meron kayong mga grupo dito sa Manila, pwede na po ang training room. Available na po ang training. Nakadalawang session na po ako. Kasi nasamantala ko talaga yun pagka may mga pagkakataon na ganun. Samantalahin mo. Kasi ang dugo ng ano natin, ng negosyo natin is training. Okay. Again, if you stop learning, you stop earning. Kaya dapat parating nagtitraining. Okay? And then, yung presentation, actually may training po sila Ma'am Cora at si Sir Mel. Hindi ko na alam kung pwede yun sa online, pero Sir TY, kung meron kayong mga network dito sa Manila, I advise, hingi din po kayo ng appointment sa kanila. Ang ganda po nung training na yun. Yung siguro mga, yung tatlong linya ko po na ano, is naka-attend po sa kanila. Ayun po. Ang madali po yung duplication pagka parating umaattend yung dami mo at nakaka-adapt sila sa ginagawa natin. Ang mahirap turuan yung ayaw umattend. Sa totoo lang, yung hindi umaattend, ang hirap turuan. So, ala, may idea na po kayo ngayon. Okay? I-connect nyo. Kailangan i-connect nyo yan doon sa headquarters natin, sa office. Kung ano yung nangyayari doon, kailangan alam yan down the lines. Okay po. Wala namang question pagdating sa product. Kasi po, lahat po tayo ay produkto ng ating produkto. Lahat po tayo ay users ng ating produkto. May, ang presentation, siguro, ang mga naging presentations ko po, lahat ng uri ng presentation, one-on-one, barabarangay, establishmento sa munisipyo, lahat na experience ko na. Ito nga, yung online, ito yung pinaka-challenging. Talagang, kagaya nito, hindi ko po nakikita yung mga reaction ng mukha nyo. Kasi nandito lang ako, nakatingin lang ako sa camera, hindi ko alam kung yung iba po ba dyan eh. Ayan. Yung iba po tulog na o nakikinig pa ba talaga? So, I advise lahat po ng uri ng presentation gawin nyo, subukan nyo po. Kasi yun po ang magpapalaki at magpapabilis po ng pagbibuild ng network mo natin. Okay? So, yung last po na maano ko dyan is kung hindi ka pa marunong mag-present, yung upline mo. Mag-gather ka, pakausap mo sa upline mo. Okay? Karapatan mo yun kasi kailangan matutunan, makopya mo si upline kung paano mag-present, paano magbukas ng usapan, paano magsarado ng usapan, paano mag- paano makapagpa-join ng ganitong tao. Yun po. So, yun po yung isang technique pagka hindi ka pa marunong mag- at pag nagpe-present yung upline mo, listen, focus. Okay? Focus, titingnan mo ang yung sinasabi niya, yung galaw ng katawan niya, lahat. Kokopyahin mo yun. Okay? So, yun po yung aking ma-advise po sa inyo. Okay. Ma'am, next slide po. Okay. Very important din, mga kaibigan,
na ang lahat po ng ginagawa natin ay ipinagdarasal po natin una-una sa Panginoon Diyos. Kasi po, lahat po ay siya ang nagbibigay. Siya tumitingin. Siya nagkakaloob. Lahat ng hilingin natin, kahit hindi natin hilingin, alam niya. Okay, titingnan niya lang kung karapat-dapat ka. At pag karapat-dapat ka na, ayun. Ibibigay niya yan. Huwag ka lang mainip. Okay po? So, very important for me ang relationship natin sa Panginoon Diyos. So, iba-iba man po tayo ng sekta, ng paniniwala. For me, ipagdasal niyo po na kayo po ay patatagin ng kalooban, buksan ng puso't isipan ng kayo po ay lalong matuto, ma-develop sa ginagawa natin. Hilingin niyo po yan. At kasabay po noon, syempre, yung inspirasyon natin, pamilya. Parati mong, pag napapagod ka, parati mong titingnan yung buhay na naghahantay sa future. Huwag yung ngayon. Kasi ngayon, mapapagod ka pag tiningnan mo, ah, hindi pa okay. Ang hirap. Ako, ang naging motivation ko, my deepest why, is yung pamilya po talaga. Mamaya, makikita nyo po yung ibang mga pictures dyan na hindi, mahirap po itong business natin, aminin ko po sa inyo. Lalo na kung tamad kang umaten ng training. Pero ako kasi, minindset ko yung sarili ko na sabi ko, hindi siya mahirap. Kaya mo lang nasasabi na mahirap, kasi hindi mo ginagawa. Pero pag ginagawa mo na siya, parang tapos ine-enjoy mo, dumadali. Okay. Ginulog. May tingga man itong tila rondag ko. Para malunod. Ayun. Meron tayong commercial. Ayan. Naka-mindset po ako na sabi ko, pag nahihirapan ako, hindi ako pwedeng mapagod. Bakit? Eh, mahirap ang buhay ko eh. Hindi ako pwedeng huminto kasi mahirap kami. Kaya ako ito ginagawa para mabasag yun. Para mabago. Hindi ako pwedeng magreklamo kasi mahirap ang buhay ko. Hindi ako pwedeng mag-inarte. Bakit? Hindi pa okay ang magulang ko at ang nanay ko. Okay? So, bakit ko sinasabi yan? Yan po kasi ang dahilan, ang magdadrive po sa inyo sa ginagawa natin. Especially ngayon, ang daming pamilya po ang nawala ng opportunity dahil sa pandemic. So, pagkakataon mo na yun, basta alam mo yun lang yung ginagawa mo. At very important ang relationship sa family. Okay po. Kaya mo siya ginagawa ay para sa kanila. Okay? Yun po. So, yung company natin is provider ng kumpanya, provider ng products, provider ng mga chinecheke natin. Lalawakan din po natin at hahabaan po natin yung pasensya. Walang perfect. Okay? Be thankful kasi po meron tayo ganitong kagandang produkto. Imagine nyo na lang kung kailan naging pandemic na ganito, dito pa tayo pumutok lalo yung benta natin, yung sales natin. Oh. Umabot po tayo ng parang 2,000, 3,000 a week. Okay, na dati po, nasa 1,000. So, na doble, na triple. So, ganun katindi. Kung ano man po ang, kung halimbawa meron ka naka-experience na didelay ng konti ito, yung ganun, yung ibang products, so you have to adjust, okay po? You have to adjust, walang perfect. Kasi sila mismo apektado din ng ano eh, ng current situation natin, ng pandemic. So for me, hindi tayo yung may-ari ng company kung ikaw ay nandyan sa sulok po ng Bisaya o ng
ng Ilocos, ng Pangasinan o ng kung anumang probinsya, the moment na pumasok ka dito sa company, ugaliin mo yung tinatawag na ownership. Ano yung ownership? Kasi ang ownership, hindi ikaw yung may-ari ng company, pero kung ang treat mo, ang trato mo sa health wealth, eh parang ikaw yung may-ari, lalaban ka. Ilalaban mo. Itatayo mo, ititindig mo yung, ipaglalaban mo kung ano yung nasa kong, kasi ikaw ang may-ari niya. Okay? So sana ganun mo siya tratuhin. Okay po? Kasi ako po ganun eh. Buti nga, magpasalamat tayo, may mga service centers. May mga service centers na umaalalay sa atin. Ako, nagpapasalamat ako sa mag-asawa kay Sir, yan, kila Sir Gilbert at sa inyo po, sa family po ninyo, sa pag-assist nyo po kila Coach Rafi at the rest ng grupo niya. Yan, maraming salamat po sa inyo. So, ibig sabihin, yung company, pinrovide yung ganyang sistema at ikaw naman, ibigay mo din yung part mo. Okay po. Kaya for me, yung care mo, yung ownership mo, dapat, yun yung isang ugaliin mo pala. Yun dapat ang maging attitude mo. Okay? Kasi, kahit anong mangyari dyan, puprotektahan mo yan eh. Di ba? Hindi ikaw yung may-ari, oo, hindi ka gumawa. Pero, dito nang gagaling yung ano eh. Yung kinakain eh. Yung kinakain mo o ng pamilya mo. Kung ikaw ay kagaya ko ng full-timer. So, kailangan mo protektahan, kailangan mo ilaban. Okay? Sana naintindihan mo. Doon sa mga bago, pag tinreat mo to na ito ay business ko. Ako may-ari nito. Ngayon, ako ang makakapagsabi kung lalaki, liliit, o mawawala ito. Okay? Pero for me, kung gusto mo talagang lumaki, kung gusto mo talagang maging, sabihin na natin, kagaya ng iba po na nagtetestimonies dito na gumanda ang buhay, gumanda ang kalusugan, nagkaroon ng iba-ibang mga resulta, connect ka sa company at kailangan yakapin natin sila kung paano nila tinatayo at tinatrato. Okay? And then, syempre, yung mga uplines natin, so be thankful kasi ang upline nyo nagpo-provide ng ganitong klaseng training. Yung ibang upline, wala na. Pag napa-join ka, bahala ka sa buhay mo. So, wala naman ganun. Dito po, always be thankful kasi nandyan po yung mga uplines natin na sumusuporta sa laban natin dito. Napakasarap isipin na ako po kasi upline, downline din ako dati. Ngayon, meron ako mga downlines na upline na rin na nakakatuwa na dating hindi marunong, hindi marunong magsalita hanggang sa nakita mo na develop, ang galing. So, nakakatuwa. Kung minsan may mga lumalaki, may umu-overtake pa, okay lang yun. Walang problema. Okay lang yun. Okay? And then, ito yung last na sinabi ko sa last na training, sa mga crosslines natin. Okay, be good din. Treat them, ito lahat, kay uplines, kay downlines, treat them, tratuhin mo sila na parang extension ng pamilya mo. Okay? Yun po. Wag lang yung tipong parang business lang, pera-pera lang. Wag ganun. Kasi po, ang sabi nga, if you want to go fast, do it alone. Pero if you want to go far, do it with your team. Or gawin natin. Yun yun. Okay? And then sa mga ayaw maniwala, kasi hindi pa panahon. So, ayusin mo rin yung relationship mo dyan. Kumita ka na. Kung ayaw maniwala, huwag mo muna pansinin. Doon ka mag-focus doon sa mga naniniwala sa'yo. Muna. And then, pag may result ka na, kumikita ka na, balikan mo. Balikan. Kung ayaw talaga, huwag mo nang pilitin. Okay? Huwag mo nang pilitin kung ayaw talaga eh.
Then yung others, yung mga parating pa. Marami pa yan. So, bottom line, lahat ng ito, kailangan maganda ugali mo dito. Kailangan bumait ka. Kasi pagka tipong parang King Kong attitude tayo, yung parang binu, ang tag doon, parang tinatakot natin yung tao natin, eh, baka mamaya mas magaling pa yun sa'yo. Baka mamaya may mas potential pa yun sa'yo. So, ayusin natin yung pakikisama sa kanila. Okay? Kasi, magkakatulong yan eh. Sabi nga nila, kung ano daw yung puno, yun ang bunga. Okay, at ako'y naniniwala po doon na ang troopers po, eh, alam naman natin pare-parehas na yung experience ng ating company, ang daming kulay dati, ngayon, may isa na ang kulay, ano yun? Iisa na yung gusto natin, iisa na yung tingin natin. Yung tibok ng isip ng puso natin, ang lahat gustong magtagumpay, walang control-control, lahat magkakaibigan. So sa tingin ko mas matindi ang pagsabog na mangyayari sa 2021 sa healthcare. Okay po. Ayun. Ma'am, next slide po tayo. Ayan. So ito po yung tip ko dun sa mga nagsisimula at dun sa may mga grupo na. Everyday kasi ito po ay ROTC para mabilis ang matandaan. Kagaya sa simbahan, kung ikaw ay isang member ng isang simbahan o ng isang sekta, siyempre, ang trabaho natin, o trabaho mo po ay magmisyon ng tao na dadalhin sa simbahan para tanggapin ang aral na natanggap mo. So, same with our business. Kasi kinopya ko po ito dun sa verse sa Bible na sa inyong gagawin ay gawin nyo ang lahat ng bagay ihalin tulad nyo sa Ebanghelyo ni Kristo. So yung naisip ko, may personal ano ko rin po ito, sa kalooban po ng Panginoon. Yung daily routine natin, same din. Naghahanap naman tayo na magiging client, magiging users, magiging dealer, at later on, magiging isa sa mga dealer mo na lalaki. Okay? Pero nag-start yan sa maliit. Okay, ito yung example ko. Yung daily routine mo is kumakausap ka ng tao pa isa-isa or kung grupo-grupo man yan, pero kumakausap ka pa rin. Pag nag-demo ka, kasabay niyan, kailangan i-organize mo pa rin. Okay, kaya ako, ang advice ko sa grupo, pag nagsisimula ka, kinausap mo yung tao, pinresent mo yung product, pag maghihiwalay na kayo, brother, sa Wednesday, mag-uusap dapat kayo ng upline mo. Sa Wednesday, Monday mo siya kinausap. Sa Wednesday or sa Saturday, kailangan mag-organize kayo ng weekly. So example, ako, kinausap ko, example, si Sir TY. Sir TY, ito yung product. So, interested sa product. Yung product, bottom line, present ko sa kanya. Ang gagawin ko naman ngayon, Sir TY, by Wednesday or Saturday, nandito si Sir or si upline. Para makompleto, so i-organize mo ngayon. Sa loob na maghapon, kung nakatatlo hanggang limang kausap ka, okay? Kung nakatatlo hanggang limang kausap ka, meron ka ngayong i-organize ng Wednesday or ng Saturday. Depende yan sa inyo, sa team po ninyo. Kasi very important po na na-organize mo yung nakakausap mo. Naiipon mo sila. So kung araw-araw mong gagawin yan, Lunes, Martes, Miyerkules, Sabado, ang dami. Ang dami mong magiging invites. Okay? Kasi po, pag hindi mo siya in-invite, or hindi mo sila inipon, yung mga nakakausap nyo, especially kung wala kang office, yung venue, ikaw din ang mag-usap kayo ng upline mo. Pwede naman ngayon sa bahay eh. Or, pag nakakausap mo sa online, connect ka sa Zoom from Monday to Friday. Huwag mong kalilimutan yun. Pakiusap lang.
Oo, nakilimutan. So, pag nakausap ko siya, eto na, papasok na yung organize. Actually, doon na pumapasok yung nagagawa mo yung ABC rule kanina. And then, doon kaya na yung mga techniques na pag magpe-present. So, nagagawa mo ngayon doon ng app, katulong yung upline mo. At nakikita mo ngayon yung mga mukha nila. Nakikilala mo kung eto bang mga to ay pang-negosyo o pang-product lang. Okay? Doon mo na ngayon sila matitraining. Kasi kung hindi mangyayari yun, mabagal. Mabagal. So, kailangan talaga na organize mo sila. Ang mga script dyan, ang invitation ko kadalasan sa user, kung user siya ng product, baka naman pwede ka mag-testimony sa Wednesday. Baka naman pwede ka mag-testimony sa Saturday. Or itong binibigay kong Wednesday or Saturday is option mo yan. Option mo yan. Okay po. Ngayon, pag nangyari na yon, hindi lang halata, pero doon na yung training eh. Doon na nangyayari. Imagine mo na lang kung every week meron kang ganun. Diba? Kasi nung nag-start po ako, 3-5 presentation, so iipunin ko ngayon yun ng Saturday. Ang kasama ko by second week, example to first week nangyari. The second week, yung result nung Saturday, na yung dinala ko sa Saturday, nang galing dun sa from Monday to Friday, yung kinausap ko araw-araw, kaya nga daily routine eh. Yung nangyari nun, na ginagawa pa rin namin dati, actually hanggang ngayon, yung resulta or yung bunga nung presentation ng Sabado na first week, second week kasama ko na yung ginagawa, dalawa na kami. Dalawa na kaming gumagawa nun. Ano yun? Nagde-demo, nag-invite. Nagde-demo, nag-invite. Nagde-demo, nag-invite. So ito po yun po yung isang example ko na kung nagbe-build po kayo or magbe-build pa lang. Okay po. Alam ko naman, ginagawa na po na marami, pero basic po yan, minsan nakakalimutan eh. Okay? Actually po, dyan na rin po nangyayari yung bonding. Okay? So, ROTC siya kasi dapat talaga yan, consistent. Consistent po talaga ginagawa yan. Hindi porket may team ka na nag-exist, left and right nag-exist, eh, hindi ka na mag-create ng another. Naku. Pahinga ka. Magpapahinga din yung cheque mo. So, kailangan, ano yan, consistent. Kasi, example ko to, hindi ka nakapag-church ng, sa loob ng isang buwan, 2 beses ka lang nakapag-church, parang feeling mo, wala na, nadadala-dala ka na, nalilibang ka na ngayon ng mga ibang bagay. Diba? Kaya kailangan mong gawin yan. Ikaw na dealer, na meron ka ng dealer, gawin mo yan. So, yun po yung isa sa mga pwede kong mga advice po sa inyo. Ang business natin, bonus pag magaling ka. Okay? Pero kung halimbawa, magaling ka nga, tamad ka naman, hindi ka organized, tatalunin ka nung hindi magaling pero nag-organize. Okay? So, yun. Ang mabilis pong lumaki, umasenso, mag-success, mag-succeed, yung masunurin. Okay? Sometimes yung magaling napapag-iwanan. Kasi puro analyze eh. Yun niya. Kaya, tanda niyo rin yun. Obedience is better than understanding. Kahit hindi niyo pa naiintindihan. Ah, sige, sunod lang. Malalaman mo yan. Pagdating sa dulo, kaya pala, ito yung ginawa ko. Diba? Ayun. So, ma'am, next slide po tayo. Ayan po. So, sa pagbibuild po ng network, nakita nyo naman, mayroong illustration po dyan. So, do the right way, maximize the potential, and be consistent. Okay? Napakasimple lang yan kung titingnan nyo. 1, bring my 2. And then yung 2, you bring your 2. Bakit makailangan dumami? Actually, the secret of success, of the secret to wealth is kailangan ma-multiply po tayo.
through others. At dyan po, papasok yung sinabi ko po sa inyo kanina, if you want to go past, pwede naman. Benta ka or kuha ka ng mga pasaway na bibil. or magbibuild ka ng team. Kasi pag may team po kayo, malayo po ang mararating. Okay po. And nakalagay dyan, then we go faster and together. It's called teamwork. So dyan po nyo po maa-apply yun. At syempre, pag sinabi pong network, group of peoples po talaga yan. Dyan po makikita ang kung income mo ay malaki, ibig sabihin malaki ang network mo. Pag maliit ang network mo, maliit ang income. Pag walang network, walang income. So madaling intindihin po yung negosyo natin. Ngayon, saan manggagaling yung dalawa na yan? Maaring doon sa inorganize mo. Yung nakausap mo na bumili ng product na hindi masyado naintindihan pero naintindihan nung nag-gather na kayo. Kasi hindi mo naman yan maiipaintindi ng 100% kagad eh. So mapapaintindi mo pa yan. Kaya yung along the way na inaakay-akay mo siya. Hanggang sa mag-sync in sa kanya. Yun po yun. At uulitin mo lang yun. Okay? Kaya yung proseso natin, yung activities, okay? Yung daily routine mo, uubusin mo lahat ng prospect mo. Okay? Sinabi ko na rin po sa inyo yung prospecting, online and offline, gawin niyo po yan. So doon nyo kukuhanin yung dalawa na yan. Yung dalawa na yan, pag natuto, na-duplicate po, so sila naman, gagawin din yung ginawa nyo. Ngayon, pagka hindi nyo po ginawa yun, so hindi nyo rin gagawin ng dalawa. Actually, hindi ka magkakaroon ng dalawa pagka hindi ka 100% sigurado sa sarili mo. Okay po? So, ma'am, next slide po tayo. Ayan. So, ito po yung nakapaloob sa network. Sa grupo, doon sa organization, sa community. Kailangan po talaga is merong bentahan na nangyayari. Yung products po talaga umiikot, nabebenta. At dapat ma-experience mo talaga to. Hindi pa pwedeng hindi mo i-experience, nag-sponsor ka na kagad. Pwede naman. Walang problema kung yun yung skill mo. Pero practicein mo pa rin kasi meron kang magiging dealer or distributor na ang hilig lang ay magbenta. So, paano mo siya i-guide? So, aralin mo pa rin. Okay po. Selling is masarap yan kasi po, ibig ko sabihin, enjoy yan dahil walang tax. Ang pinakamabilis sa pera is may product kang hawak. Okay? 55. Chine ko lang yung attendees. Meron kang produkto na hawak dito. Okay? So, pag binenta mo sa kausap mo, nasa yun yung pera niya. So, ganun. Kaya kung ikaw hindi mo aaralin yung sales, mapapagiwanan ka. Gigising ka na lang na parang napagulihan na ako. Okay. Ngayon, kung feeling mo parang, teka, parang mahirap, so practicein mo. Practicein mo pa rin. Okay? Kasi nandito ka na eh. Kumbaga, example ko palagi, basa na yung kalimang paa mo. Nabasa na ng tubig. Maligo ka na. Nag-join ka na, bumili ka na ng isang package. Nag-dealer ka na. So, ano gagawin mo? Aralin mo na lahat. Kung wala ka rin lang naman ginagawa dyan sa bahay mo, di ba? Aralin mo na. Okay? Marami naman pong mga mentors, maraming trainings po na about sa selling. Actually po, hindi mahirap ibenta yung product natin. Kasi po tayo mismo, na-experience natin yung effect. So, hindi tayo nang bobola. Okay po. Additional na lang po itong mga sasasabi ko po sa inyo. Additional na lang po siya. Okay? Yung product po, ikwento nyo lang. Ikwento nyo lang. May bibili. May kukuha. In fact, kahit hindi nga po natin ikwento, kilala na po yung product. So, pasok ngayon tayo dun sa tinatawag ng sponsoring. Pag kilala na yung product, ay gumamit na kami niyan. So, 80% ng presentation mo, tapos na. So, all you have to do is recruit them or sponsoran mo siya.
Mabigat po ang salitang sponsor. Kasi kumbaga, parang second parent ka eh. Okay. Yung salitang sponsor. Ang tawag kasi sa business natin is sponsoring business eh. Nag-i-sponsor po tayo. Okay. Tanggalin na natin yung recruit. Ni-sponsoran po natin sino? Yun pong mga bumili ng products. So, since tayo yung sponsor, okay? Since tayo po yung sponsor ng mga kinuha natin, responsibility natin na serbisyo ang yung mga yan. Okay po. So, ang business, ang network, mas madami kang sell na benta, mas madami kang na-sponsoran, mas madami kang naserbisyohan, mas matindi yung balik sa'yo. Mas madami yung balik sa'yo. Yun po yun. Cause and effect. Ika nga. So, sa services, sa sponsoring, merong iba-iba. Merong, yun nga, merong gumamit lang muna ng products. Nagustuhan yung product. Naghahanap lang siya ng explanation mo na bakit ako sasali sa'yo? Bakit ako magtitiwala sa'yo? So, kailangan ma-address, ma-explain nyo po yung need niya. Kung ang need niya, product lang, yun lang. Yun lang ang pag-usapan nyo. Pero, in a way na, kasi i-sponsoran mo nga, i-close mo doon sa bag. Kasi doon sa bote, pwede pang makuha ng iba yan. I-close mo siya doon sa isang package. Sana nag-iintindihan po ako. Ako, I advise, simulan nyo po sa mataas, pababa. Simulan nyo po doon sa 61446, wala pa negosyo, meron ng 99. Yun po, wala ka pang ini-explain na business doon. Binentahan mo pa lang. Tapos, ibabaan nyo ng entrepreneur package. Wala pang negosyo nangyayari, meron ng 2,000 na babalik. Hanggang sa, hindi, gagamit lang kami. At least, na-close mo, button lang, meron kayo isang bag. Ngayon, kung talagang, ano yan, ako ginagawa ko po dyan, a user lang, huhukayin ko po yan. Pag sinabing huhukayin, may proseso bago yan mag-repair eh. Kasi titingnan ka yan, o obserbahan ka yan, kikilalanin ka yan bago yan magtiwala, itiwala niya yung mga contacts niya eh. May proseso, kaya mag-ingat din po kayo doon. Huwag naman obvious na negosyo kagad. So, kailangan talaga, genuine ka. Hindi pwedeng pera lang. So, sinasabi ko po ito kasi ito po ako. Okay? Yun po yung mga experience namin. Okay? Ngayon, example nga po, isang bag lang yung binili. Eh, ang gusto mo, syempre, nanggigigil ka. Ang gusto mo, bumili ng multiple, mag-business, eh, ayaw nga, huwag pumilitin. Pero, nandyan siya, titingnan mo ngayon yung circle niya. Uy, baka may potential. Hukayin mo yun. So, kung hindi mo ginagawa yun, gawin mo na ngayon. Gawin mo ngayon, tingnan mo ngayon, teka, sa family na ito, mayroon palang nurse, may doktor, o diba? May nurse, and then si Nurse TY. May nurse yun, pwede mo makausap yun pag itipan nyo na yung mga script na sasabihin nyo. Okay. Ngayon, yung nangyayari doon is parang yung sa amin sa Tagalog, hinuhukay mo ngayon unti-unti. Sa nag-start, doon sa isa lang na bumili, na gusto lang product, pero dahil network leader ka, alam mo yung gagawin, dahil dyan sa serbisyo. Okay? For me, mag-isip ka ng mga pakilig. Mag-isip ka ng mga pakilig. For me, ang diskarte, hindi yung diskarteng magugulang. Ang diskarte natin, serbisyo. Serbisyo, lalo na sa panahon ngayon. May bumili sa'yo ng product na, halimbawa, na ganito, bumili ng 3 bag, bumili ng 5 bag, bigyan mo naman kahit face mask or other products na meron ka, na kaya mo lang ibigay, na maluwag sa loob mo. Sometimes, ginagawa ko, meron akong sticker na idinidikit sometimes dun sa bag. Si alam ko, ginagawa nila, ma'am Camilid, kasi isa po ako sa nabigyan ng notebook, ma'am, na nung time na nagtok kami dyan sa Baguio, na-appreciate ko yun. Meron kaming VIP notebook na binigyan kami na may nakalagay na verse. Nakatago po ma'am hanggang ngayon. Wow. So, parang nagbalik sa akin yung mga alaala na yung bawat kliyente, pwedeng maggawa ka ng sticker, ididikit mo dun sa binili niya, ma'am. Maraming salamat. Thank you. So, anong tawag dun? Service. Servisyo. Kasi, inilalapit mo yung loob mo eh. Ang ibinenta mo yung ikaw eh. Hindi lang yung product. Pagka ganun, ano nangyayari?
long term yung nangyayari. Kasama mo yan. Although, again, walang perfect. Pero, kung may mga idea ka na ganito, napapaghandaan mo ngayon. If you are prepared, for worse, you are prepared. Sabi ni coach ni, yung coach ng, ano to? Yung coach ni Ronaldo. Kilala niyo si Ronaldo, yung football player. Sabi niya. Eh kung hindi ka pa prepared doon, hindi ka pa prepared. Okay? Always, makipag-usap ka lagi na makipag-usap kung ano yung mga na-experience ng mga, yung mga dealers na malalapit sa'yo. Especially yung mga nagka-resolve. Paano mo nagawa yan? Ano ginawa mo? Okay? Paano mo na palaki? Paano mo na handle tong ganito? Laging ganun. Huwag kang maya magtanong. Huwag kang maya magtanong. 5 minutes ka lang magmumukhang hindi maganda. Pero pag nalaman mo na yun, alam mo na, hindi ka magmumukhang. Pero hindi mo tinanong, lifetime kang magmumukhang hindi maganda sa paningin nila. Eh kung alam mo na, kung 5 minutes lang na itanong mo, alam mo na ngayon. Ako always hanggang ngayon tinatanong, ma'am, ano po ito? Ma'am, ano ito? Huwag kang magpanggap. Okay? So, services, again, maggawa ka ng mga pakilig sa mga users mo, sa mga dealers mo, sa mga dinidevelop mo. Diba? Ang ano natin is circulation. Paano circulation? Kailangan yung kinikita mo, huwag mo lang sabihin, ipatikim mo. Kung kumikita ka na. Even sa family, pag alimbawa, kung hindi pa na-support yan, eh baka naman mali. Huwag mong pe-personalin yung ayaw nila, huwag pe-personalin. Baka naman mamaya mali din yung nasasabi mo. So, ako, for me, ang result sa ganyan, bilhan mo lang sila ng yung tipo ng bagay na hindi pa nila nakikita sa bahay. Pag tsumicheke ka, kumikita ka ng konti, para lang makakuha ka ng suporta sa kanila. Kasi hindi naman dito yung kailangan, magka-kotse ka agad, magka-bahay, kumita ka agad ng ganyan, nakadamit ka na agad. Hindi naman ganun eh. Kailangan unti-unti, nag-start yun dito sa loob mo eh. Nag-start din sa loob ng bahay mo, sa labas. Sana nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin. Yun po. Again, my favorite kasi is service eh. Hindi ka magaling sa selling, pero nakaalimbawa, naawa na sa iyo ang Panginoon. Yan na nga. Oh, sige, bigyan kita ng isang dealer. Okay, o disabisyon mo na maayos. Okay, hindi ka magaling sa selling, pero nakakuha ka ng tao. Diba? Ang business, kailangan talaga kumuha ng tao. Pag hindi ka kukuha ng tao dito, huwag ka na mag-business. Ganun lang simple. Okay, hindi ka magaling sa sponsoring, pero nagkaroon ka ng tao, alagaan mo, servisyon mo na maayos. Okay? Bakit ko nasasabi? Hindi ako magaling magbenta. Okay? Hindi ako magaling mag-share minsan utal-utal. Pero pinipilit ko. Kasi kahit mali yan, tatama ka rin. Dahil paulit-ulit mo siyang ginagawa, madidevelop at madidevelop ka rin kapatid. So yun. Haba dito. Ma'am, next slide po tayo. Ayan. So, lahat po tayo, last part na po pala tayo. Alas 8. Oh, haba ko pala. Thumbs up nga po kung okay pa. Thumbs up? Okay pa? Ah, okay pa. Okay. Salamat sa mga oras. Okay. So, last part. Lahat po tayo ay kailangan nito. Sino ba namang ayaw ng tao na magkaroon siya ng mag-growth siya? So, lahat gustong mag-succeed. Lahat gustong matuto. Lahat gustong kumita. Magtagumpay. Lahat na magagandang bagay, lahat gusto natin yan. Kaya lang, ano yung nagiging problema? Hindi naman yung ibang tao. Sabi ko nga, pag hindi ka kumita dito, sa ginagawa natin, kung si, yung iba, hindi ko sinabing kayo, siguro yung katabi nyo, nabiro lang. Pag hindi ka kumita dito, huwag kang maninisi ng, kasi yung iba, ang nangyayari na didinig ko, eh kasi si upline, eh kasi yung ganito, yung kumpanya.
Kung sino-sinong sinisisi pag hindi kumita. Analyze mo. Pag ginanon mo yung hintuturo mo, turo ka ng turo, yung tatlo, nakaturo sa'yo. Minsan nakakalimutan nating sisihin ang sarili natin. Ano yung kulang? Bakit ba hindi ako kumita? Ba't hindi ba ako nag-grow? Ba't hindi ako nag-improve? Hindi ako na-develop? Diba? So, analyze. Ibalik natin, ano ba yung kulang sa atin? Ano ba kailangan ko i-develop? Kasi hindi naman pwedeng bibigyan ka ng malaking income na hindi ka pa-prepare, baka kung saan mo dalhin. Diba? Hindi ka bibigyan ng Panginoon Diyos ng ano, ng malaking resulta na gusto mo ngayon na hindi ka pa talaga handa. Okay, ihahanda po tayo. I-prepare po tayo mula ulo hanggang paa, yung kalooban natin, yung isip natin, yung puso natin, i-prepare po yan. Bago po magtag... Kasi po, hindi ka man makita ni Mambiki na nagsisipag ka. Hindi ka man makita ni Sir Chris na nagde-demo ka, tumatawid ka ng ilog, nagugutom ka, napupuyat ka. Hindi ka man makita ni Sir TY na nare-reject dahil sa ginagawa mo, dahil inilalaban mo yung pangarap mo. Tandaan mo, mayroong isang Panginoon Diyos na nakatingin sa atin. Na pag nakita ka niya na nakarapat dapat ka, sasabihin ko sa iyo, ibibigay niya yan. Ibibigay niya yan. Amen po ba? Thumbs up nga po kung amen. Okay. Ano po ba yung thumbs up? Ganon o ganon? O ganon po, ayan. Pampatanggal, ano lang po. Ayan po. So, simulan po natin dito. Bakit may nakalagay C? Dito po tayo sa baba. Ikaw, you, tayo. Hindi mo pwedeng sisihin ang upline mo. Kaya nga tayo pag nag-e-explain ng marketing plan, ikaw to. Diba? You, ikaw to. Nagdo-drawing ka. Ikaw to. Diba? Doon na start. Kung meron mang hindi magandang nangyayari, doon sa mga example, kung may sponsor kayo na tingin mo, mas magaling kayo, mas marunong kayo, okay lang yun. Pero huwag mo sisihin yan pag wala kang nangyari. Pag wala nangyari sa'yo. Kaya ang sikreto, simula sa'yo, at doon sa mga dinidevelop mo, kung gusto mong mag-grow yan, kung gusto mo ng growth, kailangan makita nila yung nakita mo. Tandaan nyo po, brother, sister. Kailangan makita nila yung nakita mo. Okay. Kasi kung hindi nila makikita yon, pag kinausap mo, hindi siya bibihira or mabibilang mo sa kamay na sinasabihan mo na ganyan, alam mo, ganyan, ganito. Oo lang yan, pero okay na pagdating ng ano, hindi pala. Di ba? Okay? So, bakit kailangan nila makita actually kung gusto niyo pong ma-develop or maging leader po talaga lahat ng nakukuha natin? Although ang batting average, 90%, ay talagang marami ang hindi nagtatagumpay kasi maraming dahilan. Isa sa dahilan, hindi nila nakita, hindi nila naunawaan. Anong problema? Hindi kasi nila inugali yung nakikinig or yung tinatawag na good listening and learning attitude. Kakailanganin pala natin yun. Hindi pala sapat na nakita lang. Kailangan pala ina-analyze, ina-internalize. Kagaya po nito, tutukan mo. Baka mamaya, umaten ka dito, nagte-text ka dyan. Di ba? Nag-chat-chat ka sa ex mo o kung kanino man dyan. Kailangan pag umaaten ka ng ganito, mag-focus ka. Bakit? Sino ba ang magbe-benefit? Sino ang makikinabang? Di ba? Ikaw at ang family mo. Diba? So, kailangan namnamin mo yung sinasabi. Kailangan isabuhay mo yun. At mangyayari lang yun, kailangan ko sabihin po, mangyayari lang yun, wag magagalit sa kayo iba. Kailangan mo yun, kailangan mo ng good learning and listening attitude. Okay po. Lalo na kung ikaw ay umaattend. Okay po. Ako, lahat ng activities, kung kaya mong nandun ka sa Zoom, sa meeting, sa demo, kung wala ka namang ginagawa sa bahay. O kung nasa bahay ka lang, attend ka ng Zoom, baka may training, baka may gathering. Kailangan makita mo. Kasi doon mamumula. Ay, example, housewife, may gathering kayo, nandun ngayon yung ano, nandun pala si Sir Crespo.
Nandun pala si Ma'am Camille. Ako po, siyempre, mahinahan po si Ma'am Camille magkwento eh. Di ba? Ramdam na ramdam mo talaga sa puso yung mga sinasabi. Kaya ako talagang, pag nagsasalita si Ma'am, na ako, si Ate Camille po, talagang tutok na tutok po ako. Ilang beses na rin po kasi akong nasabon. Ganun eh. Pero, natututo ako. Kasi nga, yung good learning and listening attitude, tinandaan ko eh. Sabi ko, kailangan hindi ko ma-miss yung sinasabi niya. Okay? Kasi, pag yun pumasok sa'yo, mararamdaman mo. Okay? Pag naramdaman mo, ano mangyayari? Magkakaroon ngayon ng transformation. Bakit? Ay, gusto ko rin maging ganun. Housewife kasi yung dinala mo doon. Or may prospect ka na nurse, may prospect ka na dati rin gasoline employee, may prospect ka na farmer, may prospect ka na professional, may prospect ka na negosyante. Eh, doon sa activities, o kaya dito sa Zoom na to, sa activities na yan, nagsasalita pala, ganun din ang background, ganun din. So, nagkakaroon ng transformation. Sabi, gusto ko rin yun. Gusto ko rin yun. Diba? Yung small mindset, mamumog ngayon into giant mindset. Wow. Saan nangyari? Paano nangyari yun? Kasi nakita. Nakita nila. Naramdaman nila. Kaya ako, talagang kulang na lang. Kargahan ko rin yung compartment ng sasakyan pagka may gathering. Talagang sabi ko, sama kayo. Bakit upline? Basta sumama kayo kasi gusto. Kasi ikikwento ko kung kwento lang yun, pero iba yung nararamdaman nila. Iba yung nakikita nila. So sila mismo ang nakakasagot doon sa tanong nila. Grabe. At sila mismo ang nangangarap na ganito rin. Kasi nakita nila eh. Alam nila ngayon yung nagiging align ngayon. Pero kung hindi nila nakita, kung nakita nila, ayan, super saiyan. Alam mo yung super saiyan? Super saiyan yung downlines mo. Yung leader mo. Para siyang nag-aapoy ngayon. Gigil na gigil. Kasi natuto eh. Na-transform. Na dating kontento lang. Okay na ako dito. Kasi may kinakain naman kami sa bahay. Di ba? Nagpapadala naman yung anak ko. Yun yun. Comfort is the enemy of progress. Tandaan natin yan. Comfort is the enemy of progress. Kaya hindi ka nag-i-improve. Kasi, bali, komportable ka na eh. Komportable ka, eh yung anak mo. Eh yung nanay mo. Eh yung mga gusto mong pantulungan. Yung pangarap mo, nung bata ka pa na hindi natupad ngayon. Diba? So again, mangyayari yon pag iniupo mo siya dyan at nakita niya at naramdaman niya. Kahit hindi mo i-motivate yan, mamomotivate yan dun sa ibang nandun. Okay po? Matatransfer yung small mindset niyan into big giant mindset. O yung tinatawag na psychological wallet. Kasi dito, kaibigan, kapatid, ka-troopers, may karapatan ka talagang magtagumpay. Nagkataon na una kaming naniwala at nagtiwala sa kumpanya. Pero parehas lang tayo. Parehas lang tayo. Maedad lang kami ng ilang years sa'yo. Pero kaya mo rin to. Lagi mo yung itatak sa isip mo. Kasi, ito nga isang example. Powerful kasi ang utak natin. Yan yung pinaka-powerful. Imagine nyo na lang, meron akong mangga dito. Or imagine mo dyan, na nakaupo ka dyan habang nakikinig, nanonood ka dito. May mangga dito. So yung mangga na yon, hihiwa-hiwain mo. Pwede kang pumikit, hiwa-hiwain mo yung mangga na yon. Diba? Ngayon, nandito yung alamang o yung patis. Imagine mo ah, ito yung manggang ang sarap, ang asim. Ito yung sausawan, diba? Shhh, gaganan mo na, shhh, shhh. Tapos kukuhanin mo isa-isa sa usaw mo. Diba, sarap? Ako nga naglaway eh. Malamang ikaw, naglaway din. Bakit? Nagkaroon kasi ng, nag-take action kasi ng chemical dun sa tila mo. Bakit? Inisip mo kasi. Well, pero wala. Okay? Kaya mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa iniisip mo.
Mag-ingat ka sa sinasabi mo kasi yun yung nangyayari. Pag sinabi mong hindi mo kaya to, ako ang nagsasabi, hindi mo talaga kaya. Pero ako nagsasabi, kayang-kaya mo to. Kasi kaya namin eh. Kaya mo rin. Baka nga lamang at mas magaling ka pa. Okay? So, yun. Yung duplication, automatic yan. Okay? Magte-take action yan. Bakit? Nakita eh. Nakita nila eh. Nag-transform eh. Okay? Nag-transform. Bakit nag-transform? Well, nakita nila lang dun eh. Ay, grabe. Yung gasoline boy. Dati yung SM employee. Di ba? Ayun. Grabe. Yung farmer dun. Dati yung engineer dun, yung pilot dun. Di ba? Gusto ko rin yun. So, nadu-duplicate ka ngayon. Automatic yung duplication, yung transformation, pag nakita nila. Ibig sabihin, very important yung C part. Number one is C part. Nakita, naintindihan. Okay po? Ayan. So, syempre, wala na tayo masyadong natututunan sa succeed eh. O, automatic na yun eh. Pag na-duplicate ka, ikaw yung upline, ano mangyayari? Magsasucceed, magsasucces. Magtatagumpay, mananalo. Automatic yon. Automatic po ang hub. Yung mga bagay na gusto mo, makukuha mo yan. Ako yung nagsasabi. Makukuha nyo po yan. Bakit? Kasi gumagalaw yung grupo, iisa. Bakit na-duplicate? So, bakit na-duplicate? Nag-transform. Gusto nyo na rin yung gusto mo. Di ba mayroong kanta? Huwag nyo na isipin nyo. Bakit nag-transform? Kasi nakita, naramdaman. Kasi iniupo mo eh. Nag-effort ka na mag-training eh. So, sana yung part na yan, kasi napakalaking bagay po niyan. Hindi lang growth ang sa matuto mag-present, hindi lang growth matuto paano kumuha ng dealers, hindi lang growth paano magpalaki kundi mag-sustain, kundi yung personality development natin. Yung mga social evidence na yan, bonus na lang yan. Pero grabe po ang growth na nangyari din po sa akin. As in, na-develop din po talaga ako from wala akong alam, experience, kung unti-unti kong naaayos yung through training. Kaya, congratulations po sa inyo. Kasi po, kayo mismo naglaan po din ng oras ninyo na alam ko importante yan. O yung iba dyan, baka maagang natutulog. Kasama pa naman ni Doc T.Y., ni Nurse T.Y., kailangan alas 9, 10 to 6, kailangan tulog na. Diba? Pero nandito po kayo. At binabati ko po kayo. Congratulate ko po kayo. Kasi nakinig po kayo ng usapan natin na ito na ikaw din po ang makikinabang. Okay po. Ngayon, to inspired lang po. Ma'am, paki-next slide nga po. Kasi yan po ako dati. So, makita niyo naman po, batang-bata. Wala pang buhok. Actually po, kalbo po talaga ako niyan. Bakit ako nagpakalbo? Kasi po, yung pag may buhok ka, panayasuklay mo, may purpose pa rin eh. Panayasuklay mo, karap ka sa salamin at tagal. Eh, may kakausapin ka na. Eh, may nakaschedule ka na. Kaya, lag parati yung kalbo nun. Kasi parang pagkaligo, bihis, o, demo na. Rarara na. So, kaya po natin kalbo. Hanggang sa, yun po, dati po, nakikiangkas po ako ng motorsiklo sa upline ko. Ayan. Hanggang sa nakapagkalooban po ako niya, yun po yung aking unang service. Ma'am, next po. Yun po yung dati. So, ayan. Ang dami na ho, hindi lang po ako. May mga, ma'am, next po. May mga iba-ibang dealers po tayo na ito po sa CAPS po sa akin na tinitreat ko po yung mga yan na ate, kuya, open ako pakure kahit sa downline ko. Ayan, na second family. Kakasama po kami nung sa hirap at ginhawa ng mga taong yan. Ayan po, hello sa inyo sa mga CAPS na nandito sa loob. Hello sa inyo. Ayan. Ayan po. And then, not to brag, ito po ay to inspired. So,
Ayan, nakabili po tayo ng 300 square meter na lupa dito po, din sa amin. And then yung amin, yan po yung amin tinitirahan dati ng aking magulang. Ano po, dito po sa Batangas yan po. Kung nakikita nyo po dyan, talaga pong nilumot na dahil ultimo pambili ng semento. Eh, ibibili na lang namin ng bigas. Ano, o ng kakainin. Talaga pong, ako po eh, mapalad ako dahil nabuhay po ako dito sa mundong ito. Pero sabi nga nila, hindi mo kasalanan ipanganak na wala o mahirap. Kasalanan mong mamatay kang mahirap kasi ang daming opportunity. Kailangan mo lang mag-change ng mindset mo. Okay po, ang dami nating choices. At this time, kailangan mong palitan yung iniisip mo na hindi mo kaya yan. Palitan mo ng kaya mo yan. Kaya mo yan. Okay? So, yung nangyari po, dahil syempre, 8 years doing this na po, itong health well, ma'am pa, next slide po. Ayan, siya na po siya ngayon. Kahit pa paano po na unti-unti na as in, ayan na po yung itsura. Ayan po. Mangyayari din po yan sa inyo kasi po nangyayari po sa akin. Okay, ma'am, next po. Ayan, so una ko pong service, yung nakamotor po ako. Hanggang sa hindi ko na inilagay po dyan yung ibang mga naging sasakyan ko. Una ko pong sasakyan, Mitsubishi Mirage. Then nagkaroon din po ako ng Ford Everett, Ford EcoSport. And then yan, Montero, na aksidente po ako dahil wala po ako magamit. Bumili po ako ng Hyundai Accent for the meantime habang ginagawa yung Montero. Yan po yung mga naging blessing sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng health wealth at ng napakagandang produkto natin. Ma'am, next po. Ayan, so ito rin po yung aking kapatid na kapag electrical engineer na po yan. Katas na rin po talaga ng health wealth yan. At yan po yung aking pamilya. Yan po yung aking nanay at tatay. Ayan, si Coach Gary nandyan po. Asawa niya po kasi yung sunod sa akin na kapatid ko. At yung anak ko po dyan yung nakasalamin. Ayan, so salamat sa Diyos. Lagi ko pong sinasabi, thanks be unto God. Parating sa Kanya lang po lagi ang pasasalamat. At salamat din po, syempre, sa mga may-ari. At sa inyo pong lahat na nandito. So, ma'am, meron pa ba? Wala na. Ayan po pala. Yan na po pala yung aking as of August 2020. Ayan na po pala yung grabe, 13 million na po pala yung kinita natin. Okay po. Again, mangyayari din po yan sa inyo. Kaya, you have to be strong. Okay? So, tapos na po ako. At maraming salamat po muli sa oras po, sa mga oras po ninyo. Okay? At naniniwala po ako na sa pagpapatuloy ng pagsasama-sama natin, we are stronger together. Yun lang po. At maraming salamat, Ma'am Camel, Sir Cres, Gilbert, Sir T.Y. Maraming salamat. Wala na yata. Hello? Okay, maraming salamat Coach Jeff sa napakagandang training. Talaga na-inspire po ako, na-encourage ako. And I know, lahat ng nakinig sa iyo ngayon, ibang tao na bukas. Yes, amen. Kasi, yun eh, detalyado po. Alam na natin siguro, may mga parts na po na alam na natin. Ito po ay nagiging recharge po natin. Yung cellphone nga, pag nalobat, kailangan ng recharge, di ba? Yes. So, maraming salamat talaga, Sir Jeff, sa opportunity na binigay mo. Marami po kaming natutunan. Grabe. Halos hindi po na
hindi talaga ako lumingon sa training, grabe. So maraming salamat again. So ibigay ko kay Apain Chris yung time. Apain Chris. Hello. Wonderful morning. Hello, wonderful morning sa ating lahat. Okay, klaro ba ako dyan? Parang medyo madilim dito sa lugar. Okay, unang-una, maraming salamat sa founder ng ating kasamang kapo. Kung saan mo magka, ano ka, gusto mo ngayon magsalita. Jeff, brother Jeff, Gerpacio, nako, marami yan pagka nakala ko yung tour na anak, nagkwento niya kanina, ano, naalala ko yung magkakasama kami nung isa, nako. Grabe, kami, nag-aabot kami sa office, nagpang-aabot kami, talagang magtatawanan na lang kami pag nakita kami, grabe, yung mga ano, so, sa sinasabi niya, alam ko, naramdaman ko at nakikita po sa kanya yung tinuturo niya ngayon based on their experience yan at sa aming mga experience. Yun yung mga sinusunod namin. Kaya, guys, yung mga nagsasalita, yung narinig nyo ngayon, ako mismo, nakita ko siya nung nagsimula kasi pare-parehas kami, nag-uusap kami nung may motor ako, may motor siya. Nagsimula kami. So, kaya ang experience naman nung gustong-gusto na namin kumuha ng sasakyan, alam ko ako yung unang nag-apply ng sasakyan pero hindi na-approve. Talagang try and error eh. So, hindi na-approve dahil wala. Number one, wala kaming ano pa, kumbaga walang record sa bangko. Ayan. So, siyempre, isa yung kinoconsider. Pero, yung focus namin, importante yung focus eh. Huwag kang mawala ng pag-asa. Tama yun kanina. Huwag kang mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy mo lang. Kasi kung ano dapat yung nakikita mo, yung sinasabi niya kanina, dapat nakita mo na ngayon. At kung ano dapat yung nakikita mo sa malayo, itodo mo na. Ayan. Okay? So, siguro marami na tayong marami na tayong natutunan. And again, sa ating mga bisita ngayon sa mga sa CAPS, welcome po kayo sa aming grupo sa yes. sa ganto, mga graduates, ano. So, sino bang magtutulungan kung di tayo lang din? And, siyempre, huwag natin kalimutan yung ang sinasabi ng ating speaker kanina na, siyempre, number one, ipagmalaki natin yung ating company at i-depend natin yung ating company. Kaya, yung topic niya ngayon, kailangan alam natin kung paano tayo magiging strong. Strong, yes. Ayan. Okay. So, mayroon pa siya sinasabi kanina, we are tayo naniniwala tayo na we are stronger together. Ayan. So, ako nagno-notes din ako eh kasi kahit ako na nare-refresh dahil syempre tao lang naman tayo kung halos araw-araw may ginagawa tayo kaya ako kahit kumbaga nandiyan existing yung grupo natin umaatin pa rin ako sa mga speaker natin kahit yung mga millennials o yung mga bagong speaker natin umaatin ako kasi nare-refresh yung nung pag-umpisa ko before ayun nga pala yun yung ginagawa ko before so yan okay guys so marami tayo ngayon. Kanina na-monitor ko, umabot tayo ng 58 kung hindi ka po nagkamali, ano? So, good evening sa ating lahat and hindi na mapipigilan to. Talagang hataw na to. And nice to recognize, nandiyan pala yung ating Singapore
And Malaysia. Malaysia group sila Sir Marjo at saka si Mama Rose. Ayan, nandiyan, nandiyan sila ngayon. Kaya thank you. Hello po ma'am sa inyo. Grabe. Ayan. Yung nag-stick ngayon po, ma'am, ano yan? Kasabayan ko yan before na talagang hindi namin ini-expect talaga yung mga nangyayari ngayon. So, yun lang. Focus lang kami sa goal namin at doon sa tinatrabaho namin. Dahil alam namin, nakikita na namin na mayroon mararating talaga. And siguro yun lang. And nice kong i-recognize yung aking wife. Baka mayroon siyang idagdag, si Sister Camille. Oh, kasi nandoon siya sa kabilang may kinakausap siya ngayon. So nandiyan siya naka-tune in. Baka mayroon siyang ano, idagdag. Ayan. Camille. Hello, good evening everyone. Good morning. Hello po. Hello. Hello po. Okay. Dito kayo tayo nakikita. Nandito kami sa Port in Cavite. Nandito po yung transaction namin kasi naka-schedule si Crespo. Nandito kami sa ano, isa sa kasamahan namin sa taga Cavite. Kiniklaim po natin yung ating lugar dito sa Cavite. So nag-a-arise po ang Health Wealth Family dito sa Cavite. Kaya praise God. At dito ako ngayon sa isang teacher na nasa LGU po sa bandang 13. Kasama na nag-watch party po kami kasi hindi po kinaya ng aking hindi po kinaya ng aking totoo po yung lahat ng sinabi ni ano ni Jeff. Doon kami dati, nandun siya. So, praise God. Kaya natuwang-tuwa kami ni Chris na makita siya at ang kanyang pamilya at ang kanyang buko na nag-a-arise. Kaya nga, pag kami doon sa Baguio, sabi ko, kilala ko yung apply ninyo. Kilala namin yan. So, kaya pala, dahil aalagaan din pala din namin yung grupo ninyo na kasamahan sa Baguio. So, maraming salamat po sa pagpa-unlock ng apply ninyo ng inyong founder at tinatanaw po namin yung gratitude talaga sa Health Well Troopers family. I hope na na-strengthen ang isa and magtulungan tayo, magmahalan na tayo at no to hate na tayo this month kasi tomorrow is February, so it's a love month. So love to hate. So magmahala na tayong lahat. Ano man yung mga negative na yan, wala na yan. So, past is past and let's move forward. So, maraming salamat po sa inyo at salamat talaga. Salamat po talaga sa lahat. And I hope we can also speak sa CUPS. Gusto nyo po kami invite you guys. So, we are also excited na makasama kayo in time. Okay, so just let us know. And yun lang po siguro. And maraming salamat. And salamat kay Coach Y at sinasabi na hindi ko talaga pa-inchipin. So thank you so much from Health World Family and Health World. Thank you so much. Thank you. Coach Jeff, maraming salamat. Thank you so much, Coach. Thank you.